So ayan, anyway, no, salamat po sa lahat po ng mga mentors na kasama po natin. And ayan, sa mga OFW na katulad ko po, ano, sabi ko nga po kanina, na makaka-relate po kaya no, sa amin pong story. Pero syempre, no, yung topic po natin ngayon is, ayan, mind shift, transformation. So ito guys, no, sabi ko nga, magpapakilala po muna ako. Thank you so much ulit, Mentor Daisy, ano, sa ano po sa inyo pong pag-tee up, no. So ayan mga mentors, my name is Michael Vicente, former OFW for almost 3 years. So ito po yung naging buhay po namin, ano, ni Mentor Lay. Isa rin po siyang OFW before po natin nakita itong atin pong negosyo. So ito po yung naging journey namin, no, regards no sa atin pong mentor Michael Maglinaw. Siya po yung angel po natin, ano. And natatandaan niyo po ba yung nasa gitna, ano, siya po yung nakapag-present sa akin. That time, naalala ko pa talaga to, ano, kasama po natin yung si Mentor Ikay, no? Siyempre, pag si Mentor Ikay talaga, pag nag-present ka talagang hindi ka uuwi nang hindi ka mag-pay in. So, madaling salita, nakapag-start po kami sa negosyo. Nag-start po ako sa negosyo, green-up lang po natin yung negosyo. And baka isa ka mga mentors, no? Baka isa ka rin sa katulad po namin na mahiyain, no? Pagdating sa negosyo po natin, na hindi mo pa magawa ng maayos. So, hindi ka po nag-iisa. Ganyan po kami nagsisimula. Ayan, ako po yung laging naiiba po dyan. Ano, ito, ako po yung nakasombrelo. Ayan, sa left side. Yung nasa laging nasa likod po. Ganyan po ako nag-start dito sa IM Worldwide kasi sa tingin ko po before, hindi ko talaga kayang gawin yung negosyo. Pero salamat na lang dahil nandun yung dalawang angel po natin, si Mentor Erica and Mentor Mike, na nag-guide po sa atin sa negosyo. And yan po, marami tayong mga nakasama sa negosyo. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi mo alam yung negosyo, eh, napakarami pong pwede pong tumulong sa iyo. So, bibilisan lang po natin, no, para mas lalo nyo lang po akong makilala, no, before po natin simulan, sabi ko nga po yung negosyo. So, ito po yung first check-in po natin, mga mentors, no. So, hindi ganun kalaki. No, kung ikaw ay nag-i-start, meron pa po ba dito, isang buwan pa lang, no, sa negosyo, meron po ba? Ayan, patayt naman po ng one. So, ganyan po tayo nag-start sa negosyo, hindi po tayo kumita talaga ng sobrang laki. Pero naisip po natin na kailangan nating hatawin din po yung negosyo kahit mahiyain po tayo, sabi nga po ng mga mentors. Kung sino daw yung mga mahiyain, siya daw yung kikita talaga, di ba? Kung sino daw yung mga mahiyain, posible daw maging top mentor. So, pinanghawakan po natin yan. Sa una, hindi po natin alam gawin yung negosyo, pero alam niyo po, napakarami pong tao rin na nagtiwala po sa atin. Sa simula siguro wala talaga kasi inaaral po natin yung negosyo pa isa-isa, pero dahil po sa ano rin, no, sa pagpapaturo din natin sa mga mentor, nagawa po natin yung negosyo. So disclaimer lang po mga mentors, no, para po tayong kumain ng isda, sabi po dito, tapon lang po natin yung tinik, kainin po natin yung laman. Kung sa tingin mo hindi nakakatulong sa iyo yung pinagsasabi ko, okay lang naman, iset aside mo. Or sa tingin mo, kaya mong i-absorb, i-absorb po natin, ano? Kasi isa po ito sa mga makakatulong po sa negosyo po natin. So sabi nga po dito, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Lahat po na nagtatagumpay po sa negosyo po natin, hindi naman po nagsimula sila na magaling po talaga. Okay, lahat po ay nag-aim lang din, katulad po natin. So yan po yung mga nangyari sa atin, mga resulta po sa atin. Sacrifice, isa po yan sa napakatindi na kailangan maunawaan po natin na sa negosyo po natin, ito po yung pinakamadali sa lahat po ng mahirap. Bakit ko sinabing pinakamadali po? Sa umpisa ka lang mahihirapan. Okay? Kasi naaral mo lang po yung negosyo, along the process po, gumagaan ng gumagaan yung po yung negosyo ginagawa po natin. And syempre, ang taong mahirap ay hindi po yung taong walang pera, sabi nga po, kundi yung taong walang pangarap. Lahat po tayo nag-start, no, from the very start, lagi po nating iniisip, no, kaya tayo nag-start kasi gusto nating mabago po yung buhay natin, gusto natin matulungan po yung pamilya natin, gusto natin umasenso sa buhay po natin. Yun po dapat yung mga mindset na hindi po dapat nating makalimutan o yung prinsipyo na kailangan nating panghawakan. Kasi madalas po bilang isang leader po, ano, dito po sa ginagawa nating negosyo, dumadating po yung pagkakataon na tayo po yung nadadown din. Dumadating yung parang emptiness. Dumadating po yung parang nare-realize mo na ang tagal-tagal mo na, no? Hindi mo pa rin nagagawa ng maayos yung negosyo, wala ka pa rin resulta. So yun po yung magiging topic po natin ngayon.
Alam niyo po, ang pinakamahirap po is yung magkaroon ng transition. Tama po ba? Yung mga nagtatrabaho po ngayon, sobrang makaka-relate ka. Kasi isa po kami sa mga naging empleyado na para bang ang mindset po namin eh, ayaw namin hiwalayan yung pagtatrabaho. So under po ng organization po natin, ayan, may mga bagong car achiever po natin. Acknowledge ko po ano, si Mentor Arlene Basilas and Mentor Daisy Rin Mapalad, no? Yung mga naglabas po nung nakaraan. And syempre, congrats po sa lahat po ng Eagles, no? Sa atin po lahat yan. So Ruby Elite Executive, so marami na rin pong mga natulungan under ng organization, international, local, kasama po tayo dyan. And bukas, magbabagyo po tayo, ano? Kaway-kaway sa mga nasa Baguio. So under ng organization po natin mga mentors, gusto kong i-share na mas marami po dito yung mga tao na hindi pa namin na-meet personally. So kung noon, ang problema natin ay online, paano tayo makapag-market? Pero alam niyo po, ano, dahil sa pagpapatuloy po sa ginagawa natin sa negosyo, katulad nga po nung check-in na nakita niyo kanina, doon po tayo nag-start, pero by God's grace, no, nakasama po tayo sa mga top earners po ng mga company po natin and even po sa team po natin. And yan po yung income weekly po natin. And 5 million circle, running 6 million circle na po tayo. So daanan lang po natin yung iba, free travel incentive, yan po yung mga nangyari po sa atin. Nagkaroon din po tayo ng, eto po, lupa no, sa Santiago, nakabili po tayo doon no, ng lot na pwede na natin pagtayuan ng negosyo. Ito po ang good news mga mentors, no? Dahil sa ginagawa po nating negosyo, nakapagpakasal kami dito ng asawa ko. And sabi nga po dito, everyone destined to succeed. Bakit po po ito sinishare po sa atin? So kami po nag-start po dito, hindi po naman agad may resulta. Bakit po natin pinapakita yung mga naging check-in po natin kung asa na po tayo ngayon? Ibig sabihin po, meron pong proseso. Ang topic nga po natin ngayon is mind shift. Pag sinabing mind shift po, ano po yun? Pagbabago nung dating ikaw sa future na darating. Dapat sabi nga po ng mga mentors, dapat makita mo muna yung sarili mo na naging successful na bago mo puntahan. Think the end before you begin. If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. So sa mindset po natin, meron po tayong mga nakagawian mentors na ginagawa na hindi po makakatulong in the future sa negosyong ginagawa po natin. Or meron po tayong mga prinsipyo na kinalakihan po na hindi po angkop doon sa gagawin po natin. Sabi nga po ni Thomas Jefferson, kung gusto daw po natin ano, na meron pong mabago sa atin, dapat willing din po tayong gumawa ng iba pang mga bagay na hindi natin ginagawa po dati. And pakitype po, mind shift. Alam niyo po mga mentors, ano, ito po yung napakahirap pong mabago sa atin, yung mindset po natin, yung pag-transition po dun sa dating ano tayo. Kasi simula po nung bata tayo, marami pong mga negative na ipinapasak po dun sa tenga natin, na-absorb po natin, and yun po yung itinapuhay po natin. Tama po ba? Kung paano po tayo nung bata natin, yun po yung na ano po eh, yun po yung nag-register sa mind po natin na pagdating po ngayon, na kinalakihan po natin, napakahirap pong tanggalin. Tama po ba? Yung mga bagay po na nakagawian po natin. So ito po mga mentors, ano, ayan, illustration po ng isang, ano po ito, butterfly. So bilang isang butterfly po, ito po yung life cycle po, ano, kung tayo po ay isang paro-paro, sabi nga po, hindi naman agad-agad ay naging butterfly ka. Tama po ba? Sisimula ka muna sa itlog, di ba? Naging caterpillar po, and then naging pupa, and then naging butterfly. Before mo makita yung kagandahan po ng kulay nung ano na to, butterfly na to, may proseso po siyang pinagdaanan. Tama po ba mga mentors? May proseso po siyang pinagdaanan. And bilang naging isang diamond po, na katulad po ng mga mentor po natin, meron po tayong step by step na kailangan pong maunawahan. So hindi po agad-agad na tayo po ay diamond. So hindi po ganun. So may mga proseso po na kailangan nating ayusin, yung mga activities na kailangan po nating i-align, and especially po yung mindset na kailangan po nating baguhin.
So kailangan maunawaan po natin mga mentors, no, yung pagbabago po ng isip natin is normal. Pakitype nga po, normal. Normal po dito mga mentors, yung kailangan mong mag-adjust kasi kailangan mo pong i-adapt yung kultura na meron po sa IM. At kailangan, ayan, salamat po sa nagpa-participate. Ayan, meron naman normal. Ayan, thank you so much po, no, sa lahat na nagpa-participate, no. So ayan mga mentors, no, kailangan nating maunawaan na hindi po laging tayo po ay parang bago. Ayan. Dapat maunawaan po natin yung mga mentors na pag once na ikaw po ay bago pa lang, normal na marami ka pang kailangang aralin, normal na kailangan marami ka pang kailangang i-adjust, normal na may mga mindset na hindi talaga natin madadala sa negosyo po natin. So pagdating po sa transition na yung mga mentors, napakahirap po talaga. Aminado po ako dyan. Kasi dati po, ayaw kong hiwalayan talaga yung trabaho ko. Kasi ang mindset ko po kasi dati, baka mawalan ako ng income. Tama po ba? Nung nagnegosyo po tayo, hindi 100% all out ako. Kasi bakit? Parang natatakot ako na baka naman mawalan ako ng tuloy-tuloy na income. Kasi nga po, may pangangailangan po natin. Pero mali pala yung mindset na yon. Pag once na nag-full time ka pala, mas gaganda pa pala yung negosyo. So kailangan po nating maunawaan yung mentors na hindi dapat 2 taon na, 3 taon na, hindi ka pa rin nakakapag-decide. 4 na taon na, 5 taon na, wala ka pa rin first car. So kailangan nating maunawaan mentors na yung stages na yon, kailangan nating mapagdaanan kung ano yung asang stage ka na ba. Hindi naman po pwedeng 3 years andiyan ka pa rin sa sitwasyon mo ngayon. Ha? Andiyan ka pa rin sa sitwasyon mo ngayon. Hindi ka pa rin nakakapag-step up. So kailangan mga mentors, yung mindset na ganyan, kailangan po nating baguhin. Okay? Kailangan po tayong mag-shift dun sa stage na meron. Hindi naman all the time ay eggs ka lang, di ba? Before ka maging butterfly, no? Kailan ang question po dito, mentor, kailan natin makikita, no, yung kagandahan ng future mo kung hindi ka naman nagbabago ng mindset? And pag-usapan po natin yan later, no? So sabi po dito, life cycle of a butterfly. So ito po yung illustration kanina. A butterfly undergoes several changes while transforming into an adult butterfly. So meron daw siyang several na pagbabago. Nagta-transform po siya. Same dapat po yung mindset natin and even po yung resulta natin, and isa po kami sa nagigilty dyan, natatagalan po kami sa resulta namin. So kailangan talaga mag-dig po tayo na mag-dig po dyan. So kailangan maunawaan natin mga mentors na sa negosyong ginagawa natin, hindi habang buhay po para kang bago. Okay? Kailangan merong nababago. Ayan, patype nga po ng transition. Ayan. Transitions. Ano po yung transition? Sabi po dito, no? To put off your old self which belongs to your former manner of life. So tatanggalin po natin yung dating mindset o yung mga nakagawian po natin na hindi naman po angkop dun sa magiging future po natin. Yun po yung transition. Kung dati ang mindset po namin ay magtrabaho, pagdating ng pinsenas, katapusan, sasahod kami, yun po yung mindset namin, 15-30. Comfort zone. So ang mindset po na bago ngayon is yung kailangan unlimited na yung income. So kailangan maunawaan po natin yun. Kasi madalas kaya po tayo tumatagal sa negosyo ang ginagawa po natin mga mentors dahil hindi natin maunawaan na itong ginagawa po natin ay pwedeng makapagbago ng future po natin. Agree po ba? Kaya po tayo tumatagal kasi napakatagal po yung transition na ginagawa po natin. Nag-i-stay tayo doon sa isang sitwasyon na hindi tayo makamove forward. Nag-i-stay tayo doon sa isang sitwasyon na para bang tanggap na po natin na yun na talaga tayo. So bilang isang leader po, mga mentors, no, kailangan mo unawaan mo na hindi lahat po ng panahon, yung stage mo ngayon ay hindi yan. Paano yan, Mentor Mike, kung 1 year na ako, wala pa rin akong resulta? Believe me or not po, hindi na po ikaw yung katulad mo nung nagsimula ka. Hindi ka marunong mag-present, hindi ka marunong mag-invite, hindi ka marunong mag-posting. Sa loob po ng 1 taon, meron pong pangyayari na hindi po natin, kumbaga hindi natin maramdaman kasi bakit wala pang income. Pero yung totoo po, tanim na po lahat yan mga mentors. Meron po talagang nangyayari sa'yo.
Meron nga po tayong isang leader po ano na 1 year na wala pa siyang resulta pero ang galing niya na mag-present. Ang galing niya na po mag-close deal. Ang galing niya na po mag-sharing. Ibig sabihin po mga mentors ano, hindi po mawawalan ng saysay yung ginagawa po natin sa negosyo po natin. Hindi po mawawalan po ng saysay. At meron po tayong tinatawag na scarcity mindset. So ano po ba itong scarcity mindset na? So kanina ang topic po natin ano ang pinag-usapan po natin is yung pagbabago, yung transition po natin, yung pag-shift po ng mind natin from employee or yung dating ikaw sa future na gusto mong puntahan. Meron po kasi tayong tinatawag mentors na scarcity mindset. What is a scarcity mindset? A scarcity mindset is an outlook on life that focusing on a lack of resources which must be conserved and used strategically. So alam niyo po yung scarcity mindset, ito po yung isa sa mga bagay na kailangan po nating matanggal. Ano po ba yun? Ito po yung mindset na lagi kang wala. Gusto mo maglabas pero lagi kang pero. Di ba? Gusto mo maglabas ng resulta ng first car pero lagi mong binabalik-balikan yung dating ikaw. Lagi mong iniisip na baka maubusan ako. Scarcity mindset po yun. Scarcity mindset. Na kailangan mga mentors, kailangan nating maunawaan na ito pong mindset na to hindi po makakatulong sa atin. Ito po, meron ka bang kakilala? Na huwag mo na sasabihin, meron ka bang kakilala na pag once na pinag-present mo, mens, wala kasi akong laptop. Mens, wala kasi akong tablet. So kung meron pong ganun mga mentors, ano, huwag mo na sabihin ano, kung sino man siya. Mga mentors, isa po yun sa mga example ng scarcity mindset. Ang scarcity mindset kasi mga mentors, ito po yung isang bagay na sobrang nakakapagpabagal po sa atin. Kasi ito po yung na-mold pagdating po, may mga dahilan po kasi kung bakit nangyari po yan, yung scarcity mindset na to. So ito po siya. Yan. What is abundance versus scarcity mindset? So pipili lang po tayo na kung asan na ba po tayo ngayon. Pag abundance mindset po, ito po siya, see failure as learning. Pag tayo po ay merong scarcity mindset, see failure as loss. Yun po yung mindset po pag meron tayong scarcity or abundance mindset. So pwede po nating tignan kung asan na po tayo. And pwede po nating tanggalin kung ano po yung dapat nating tanggalin. Pag once mga mentor na tayo po ay merong abundance mindset, sabi po dito, empowered to take calculated risk. So hindi ka takot sa mga risk. Na-empower ka lalo. Samantalang kung ikaw po ay merong scarcity mindset, ina-avoid mo lagi yung risk. Ayaw mong mag-take ng risk. Takot ka laging nag-take ng risk. So doon po mga mentors, ano, kung gusto po nating maging successful sa ginagawa po nating negosyo, kailangan huwag kang matakot mag-take ng risk. Sabi nga po, pag abundance ang mindset mo, tinitignan mo yung failure as learning. Hindi ka takot sumubok. Pero pag ikaw naman ay merong scarcity mindset, lagi mong ina-avoid. Ang alin po, yung mga goal setting, di ba? Yung mga assignment na ibinibigay sa atin ng mentors, lagi nating nire-reject, nine-neglect. Yung para bang takot na takot ka na gawin. Kasi takot kang mag-fail. Di ba? So mga mentors, sa totoo lang po, wala pong taong failure. Hindi ka lang talaga sumusubok. Okay? Wala pong taong failure. Kasi pag once na hindi mo pong ginawa, yung isa pong pinapagawa ng mentor, yung isang goal na gusto mong marating sa buhay at takot ka mag-take ng risk, automatically, nag-fail ka po doon. Kahit hindi ka po nag-i-step up or gumagawa po ng action. Kasi pag once na hindi ka po nag-decide, automatic po, hindi mo talaga ginawa at hindi mo talaga magagawa. So abundance mindset finds opportunities. Ang scarcity mindset po unable to make decision. Yung ang hirap-hirap po mag-decide para sa sarili mo pa. Sa mga mentors, ano, dito makikita natin mamaya, ano ba yung mga pinanggagalingan ng scarcity mindset na to? So meron po pala yung ugat. Meron po pala yung mga pinanggalingan. So sabi dito, abundance mindset makes the most of all situation. Alam mo yung tawag ba nito? Nakakatayo ka ng mag-isa. Nakakapag-decide ka ng mag-isa at hindi ka takot na mawalan. Yun po yung abundance mindset.
Samantalang ang scarcity mindset po, sabi po dito, let situation to their teams. Bahala na. Okay na to sa akin. Di ba? So mga mentors, ano, kung tayo po gusto natin maging successful, kailangan ng mindset po natin is maging abundance mindset. Samantalang po kasi ang mga scarcity mindset, ito po yung mga tao na ang mindset eh kung ano na lang yung dumating. 'Di ba? Ito po yung mga tao na ang mindset ay kung ano na lang. So hindi kasi siya makapag-decision. So I hope mga mentors no na makita din natin ano kung ano ba yung tawag ba nito, kung asan na po tayo. Okay? So ito mentors no, dadagdag po natin abundance mindset, seeing the glass half full. But scarcity mindset, seeing the glass half empty. So meron daw pong kalahating basong tubig at merong kalahating same na meron pong kalahating basong tubig. Ang abundance mindset, nakikita niya po yung kalahating may laman, samantalang yung scarcity mindset, nakikita niya raw po yung kalahati na walang laman. So, naano na po ba natin, na naisip po ba natin yung kalahating baso? Pag once ang mindset po daw natin ay abundance mindset, nakikita natin na may laman. Samantalang ang scarcity mindset, nakikita niya yung kawalan. Okay? Pag abundance mindset mga mentors, ulitin lang po natin, find opportunities. Huwag kang pumayag mentors no, na ikaw po ay laging naghahanap ng alibay. Ayan. No? Dapat mentors no, magkaroon tayo ng abundance mindset. Ano po? Magkaroon po tayo ng mindset na hinahanap natin kung saan ba yung nag-fit po sa atin. Kasi hindi naman po lahat ng ginagawa ng mga nauna sa atin ay magagawa po natin. I mean, yung mga strategy po nila. So meron po talagang para sa iyo. Alamin mo lang kung saan yung so kung saan ka nag-grow. Alamin mo lang yung opportunity na yon. And sabi po dito, abundance mindset utilizes what is available and already known. Lagi mo pang ini-improve, has optimism about the future. Samantalang ang scarcity mindset focuses on what can't be helped. Lagi silang nakafocus dun sa mga bagay na hindi nakakatulong po sa kanila. Steps back in fear during hard times. Ito na po siya. Pag once na tayo daw po ay merong scarcity mindset, pag once na dumadating po yung sitwasyon na tayo po ay nahihirapan, parang gusto na lang natin bumalik sa dating tayo. Sino po dito ay nakakaramdam ng ganun? Ayan, to be honest, kami din po naramdaman yan. Yung nahihirapan ka na, tapos gusto mo na lang bumalik sa pagiging empleyado. So, sabi po dito na pag once na ang abundance mindset po natin, dapat nagiging optimist po tayo, optimism. Sabi po dito, no? Has optimism about the future. So, dapat ang tingin po natin sa IM Worldwide, ito po yung negosyo or yung building, no? Example natin sa building na walang exit. Ayan, kasi madalas po, no, pag once na tayo po yung nakakaranas na ng kahirapan, hinahanap mo na kung paano ka mag-exit. Hinahanap mo na kung paano yung mga alibay. So pag once na abundance po yung mindset po natin mga mentors, kailangan ito po yung building na walang exit. Huwag mo nang hanapin kung saan ka mag-exit. Kumbaga, harapin po natin. So what are the causes po ng scarcity mindset? Number one, history of poverty. So hindi po natin masisisi mga mentors na meron po talaga sa atin na ipasa or meron po tayong napagdaanan. Number one po dyan yung history of poverty. Dumating ba sa time sa'yo na halos sobrang hirap ng buhay mo before? Alam niyo po mga mentors na no, yung personal testimony ko, meron po talaga yan. Kasi dumating po yung time na naranasan ko po sa family ko, medyo nakakaiyak to. Naranasan ko po sa family ko mga mentors na, na isang cornic sa loob ng isang araw. That time kasi eh, nagkagulo. No, yung family ko, mga pinagkakakitaan, meron akong history of poverty. Isa yan sa nagpapatagal din na pilit naman natin ino-overcome kasi takot tayo eh na mawalan. Tama po ba? Pangalawa po, financial trauma. Yung hindi mo naranasan na nagkaroon ka before and parang nung nagkaroon ka, eh, hirap na hirap ka. Dalawang bagay po yan. Pag nagkaroon ka, nagaling ka sa hirap, either maging waldas ka o sobrang puripot mo. Totoo po.
Dalawang bagay lang po yun. Pero kailangan, balance po talaga siya. And nakasama po dito, no, dieting mentality. Diba? Hindi po ito yung literal, no, na pagda-diet. Yung hindi natin makontrol yung isip natin. Tama po. Worries about the future, unrealistic view of the world, yung para bang hindi realistic sa'yo na pwedeng mangyari yung ganito sa buhay mo, kaya hindi ka nag-step up, hindi mo binabago yung mindset mo. So, kailangan mga mentors, no, dumating sa point, yung mga bagay na hindi mo pinaniniwalaan noon, kailangan matanggap mo at kailangan maunawaan mo. Okay? Kasi para mas lalo pong bumilis, no, yung ating pong ano, pagkakaroon ng transition. And so, ayan, expectations. So, next po natin, tips of overcoming scarcity mindset. Practice gratitude and thankfulness. Ayan. So, mga mentors, no, ito pala ang makakatulong sa atin, no, bilang nung nagkaroon tayo scarcity mindset, yung practice of gratitude and thankful. Sino po dito yung maliit na bagay lang? Tuwang-tuwa ka na. Dapat meron ka daw pong pusong ganan. Yung na-appreciate mo yung mentor mo, na-appreciate mo yung maliliit na bagay, hindi yung pag nagbigay ng incentive yung mentor mo, hahanapan mo pa. Scarcity mindset po yun. Si mentor na nagpabingo, no? Oh, nanalo ng 500. Tapos sabihin mo, 500 lang. Ang laki naman kumita ni mentor, di ba? So mga mentors, yun po ay mga free na po yun sa atin, ano? So mentors, pag tayo po ay meron pong abundance mindset, kailangan thankful po tayo. Okay, dun sa mga bagay, and syempre po kailangan yung na-appreciate mo syempre yung mentor mo. Consider therapy, ano po ito, itong pangalawa mo to. Alam nyo mga mentors, ano, tanggamin man po natin o hindi, karamihan po sa atin merong scarcity mindset. Yun po yung reality. Meron pong scarcity mindset. Kaya kung bakit nagtataka tayo, ano yung bakit yung iba, ang bilis nila, yung iba naman sobrang bagal ng resulta. Tanggapin naman po natin na hindi, meron tayong scarcity mindset. Para baka hindi lang natin alam. Kasi blind spot po ang tawag doon. So kailangan nating magpasuri sa mentor po natin kung meron tayong nararamdaman na gano'n. Number three po, seek support from loved ones. Kasi baka mamaya, dumaan po sa time before na hindi ka na-appreciate ng mga mahal mo sa buhay. Di ba? So, baka dumating po yung situation before na hindi mo naramdaman yung appreciation o yung support ng family mo. So, mga mentors na sabi nga natin para tayong family dito, lapit ka kay mentor. And I do believe na yung mga mentor po natin very supportive po yan sa atin. Para matanggal po natin kahit pa paano mabawasan po natin, ano, para ma-overcome natin yung pagkakaroon ng scarcity mindset. E manage your finances, number four. Madalas po ayaw nating mawalan, pero hindi tayo natututo mag-manage ng finances po natin. Magugulat na naman tayo, ang laki ng kinikita natin, pero saan mapunta? Diba? And number five, stay physically active. Exercise, galaw-galaw din, mga mentors, di ba? Kasi baka mamaya, mainitin na yung ulo natin, kulang lang pala sa exercise, di ba? And number six, meditate regularly. And dagdag po natin, mag-devotion po tayo, ano, sa mga Christian or kahit hindi po Christian, mag-devotion tayo. Kasi napakalaking fuel po sa pagbabago ng mindset po natin, yung pagbabago ng dating tayo, napakalaking bagay po nun. And number seven po, reframe your thinking and gain control. And next po natin. Andiyan pa po ba mga mentors? Ayan. So, matatapos na po tayo ng mga 3 minutes and 2 hours. Ayan yan po ba? Patayin nga po ng number 7. Ayan. Change your mindset. Sabi po dito mga mentors. Number 1. Ayan, salamat po sa lahat ng nagpa-participate. Ayan yan po kayo, no? Number 1, to change your life, you have to change yourself. Kung gusto daw po natin mabago yung buhay po natin, una baguhin po natin yung sarili natin. Yung character po natin, yung attitude po natin, yung mindset po natin. Kailangan mag-shift po yan into positive. Kung tayo po ay negative ngayon, kailangan maging positive na po tayo. Inaasikaso natin kay mentor yung product natin, hindi dumating on time, no? Huwag kang magagalit. So kailangan po may nagbabago.
kailangan po nagbabago, hindi po yung 4 years ka na, 5 years ka na, same attitude ka pa rin ng first year ka. So, hindi mo ganun mga mentors, no? Kailangan po natin mabago yung mindset po. Kailangan po yun. So, ano pang halimbawa? Ayan, naglabas ka ng kotse na ngayon. Example lang po ito, no? Naglabas ka ng kotse, no? Takot na takot ka maggasolina. Ganyan po kami ng first time, eh, di ba? Naglabas ka ng kotse mo, pero ayaw mong lumayo, ayaw mong humataw kasi bakit? Baka wala ka ng budget pang gasolina. So, wrong mindset po yan. Kaya ka nga nagkaroon ng kotse, dapat po ang mindset din po nun, willing ka rin na gumastos sa gasolina, sa parking mo, di ba? Na protected din yung sasakyan mo. So, ganun po yung mindset natin mga mentors, no? Huwag mo masyadong limitahan, no? Para naman ma-enjoy mo yung resulta mo or maihata mo yung resulta mo. Kasi hindi na po kasi po pwede yung mindset. Halimbawa lang po ito na katulad po nung nagko-commute ka. Di ba pag nagko-commute ka kahit saan ka maupo, okay na yun sa'yo. Kahit naiipit-ipit ka sa jeep, okay na yun sa'yo, di ba? So papayag ka pa rin ba na ganun yung mindset mo na meron ka ng sasakyan? Siyempre hindi na. So kailangan mga mentors, maunawaan po natin na kailangan may bagbago. Okay? Pangalawa po, to change yourself, you have to change your mindset. Sabi po nung una, kung gusto daw po natin mabago yung buhay natin, baguhin natin yung sarili natin. At bago po mabago yung sarili natin, kailangan magbago po yung isip natin. Mind shift. Kailangan po mabago. Kailangan mag-shift siya into positive or in a nice way, syempre, no, mapaganda. So ito, pag-usapan po natin mga mentors, no, yung human life. Napakarami na ito, no? Kasi ang akala ko dati, no? Sisilang ka, maging baby ka, di ba? Magiging teenager ka, and then, eto na, no? Magkakaroon ka ng trabaho, and then, tatanda, mamamatay. Ang dami pa pala, no? Mga mentors na. No? So dito, sabi po dito, be born, di ba? Pag once na tayo po ay naborn, mag-start ka na mag-school, di ba? Mag-friends ka na, make a friends, di ba? Magkakaroon ka na ng kaibigan. Ito po yung human cycle po natin, na human life cycle. And then, gagraduate ka na, magkakaroon ka ng trabaho, di ba? Di magkakajowa ka na, ikakasal ka na, di ba? Magkakaroon ka ng baby, tapos iiwanan ka niya. Nakita ko lang din to, ano? So, tanggalin natin yung divorce, no? Magpapakalayo-layo ka dyan, di ba? So, mga mentors, no? Ito po yung human life cycle po natin. Pero yung nasa baba, no, optional naman yan. Life is a choice. No? So, mga mentors, kailangan nating maunawaan na hindi po all the time ang pag-iisip po natin ay katulad ng bata. Okay? Kailangan po nating maunawaan, mga mentors, na every time na tumatagal po tayo dito sa negosyo natin, kailangan nagmamature po yung mindset po natin. Kung dati, lagi kang magagalitin, lagi kang mainipin, wala na naman yung product, kailangan po nababago. Kailangan po may nangyayaring positive sa'yo. Kailangan sumabay po yung edad mo doon sa isip mo. Okay ba yun? Kailangan po sumabay mga mentors. Okay, kasi hindi po all the time na tayo po ay parang isip bata. And sorry for the word mga mentors, ng derechahan na, no? Kasi kailangan po nating marinig yun. Bakit po? Kasi dapat mag-mature po tayo. At hindi lamang po sa mindset and even po sa resulta po natin. Sa resulta po natin. Kailangan meron po yan. And next po natin, no? Allow yourself to be a beginner. No one starts off being excellent. Wala pong nag-start mga mentor na magaling ka agad. Wala pong nag-start na alam niya kaagad yung negosyo. Meron po akong matagal na isang leader na hindi naman namin masyado nakakasama. Pero until now, ang reason niya, nahihiya siya. Pero alam niyo po ang sabi ko po sa kanya mentors, no? Hanggang kailan? Kasi mga mentors, no? Kung hindi natin kasi lalagyan ng lugar na tayo po ay maging beginner, wala rin po tayong lugar para mag-grow. Kung hindi po natin bibigyan yung sarili po natin na mag-start na beginner, wala po kaagad magaling. At wala pong magaling dito. Si Lord lang po syempre ang magaling. Pero kailangan ni-allow po natin yung sarili natin, mentor, na beginner ka muna, lalong-lalo na pagbago ka, di ba? Paturo ka muna kay mentor, di ba? Hindi yung mas magaling ka kay mentor ka agad.
Di ba? Lalong-lalo na pag resultado na po si mentor. And alam niyo po, nakaka-proud si Mentor Ikay. Ano? Until na napaka-humble. No? Hindi dahil nabigis si Mentor Ikay. Pero sa dinami-dami ng panahon, ano, nakasama po natin si Mentor Ikay. Alam niyo po, we are so blessed. Okay lang ba pasalamatan muna natin si Mentor Ikay? Type natin, thank you so much, Mentor Ikay. Alam niyo mentors, no, dagdag ko lang, nag-start ako. Ito, nakakaiyak to eh. Nag-start ako, no, that time si Mentor Mike na nasa ibang bansa. Si Mentor Ikay, kasama ko lagi. Hato kami ng Batangas, no. Mentor Ikay, ay grabe po yan. Kasi kasama ko po yan, ano, nagda-drive po siya, di ba? Alam ko mag-drive, nahihiya lang ako ninyo Munivela, di ba? Baligan from Batangas, Manila, nahihiya lang ako. Kasi baka mamaya eh, maisagi ko yung sasakyan niya. So si Mentor EK po, yan po yung nag-start kami, nakita niya po kung paano kami nag-start. And inalaw po namin yun, kasi bakit po, wala talaga kaming alam ngayon sa negosyo. Inalaw po namin yun. And then dumating din po yung time na nagkakaroon na ng resulta, may mga bagay ka nang ginagawa, di ba, may mga strategy ka na ginagawa. So, bakit po natin natatopic yung mga mentors? Marami po kasing nag-i-start na, eto, derechahan na mga mentors na, marami po kasing nag-i-start na mas magaling pa sa mentor. So, sad to say, mentor, hindi po yung makakatulong sa negosyo natin. Lalo ka lang mapapatagal. Alam niyo po, sa totoo lang, ano, dito sa negosyo po natin, wala pong magaling. Antayin mo lang. Kasi darating ka sa time na yan. Darating at darating ka, magkakaroon ka ng grupo, darating at darating ng time, nag-delegate ka rin, nag-multiply ka na rin, nagkakaroon ka na lang malaking network. So, ang point ko dun mga mentors, huwag mong unahan yung proseso. Alam mo muna na ikaw ay beginner. Kasi kung minsan nagiging advanced po tayo, okay lang po ba yun mga mentors? No? Na-acknowledge muna natin kung anong kung meron, lalong-lalo na pag 3 years, 5 years ahead, yung mentor na nagtuturo po sa atin, i-appreciate po natin yun. Okay? Kasi ang ano po, ano, ang butterfly po, hindi naman pagdating ng itlog, eh, naging butterfly ka agad. Tama po ba mga mentors? So ang point ko po dito mga mentors, yung proseso. Kailangan wala ka pong tatalo ng ibang proseso. Kailangan mapagdaanan po natin kung ikaw po ay nahihirapan ngayon, okay lang po yan. Alam mo yan. Kasi darating po yung time na lahat po yung paghihirap mo pag once. Andito ba si Mentor Dave's and Mentor, ano, palakpakan naman po natin virtual club, no? Yung ating pong sports car achiever. Nakita din po natin kung paano sila nagsimula. Okay? So, yun po yung punto po natin, ano? Yung proseso po, wala po makakaligtas doon sa process. Kaya kung once na ikaw ay nahihirapan, no? Halimbawa, nasa South ka, tapos yung opisina, no, nasa Maynila, meron kang gustong puntahan. Puntahan mo, di ba? Meron kang gustong iproseso, no? Puntahan mo, kasi hindi naman all the time, mga mentors, no, yung ating pong mentor ay lagi po tayong masasamahan. So, kailangan magsimpo sa mind po natin, yung negosyo po natin ay negosyo po natin. So, bonus na lang po kung si mentor masamahan. Don't let where you are be an excuse not to grow. So mga mentors, no, huwag nating gawing excuse kung asan man tayo dahil wala tayong ganito, dahil wala tayong ganyan para hindi po tayo mag-grow sa negosyo po natin. So hanap po tayo ng opportunity na mag-grow po tayo. Ito po yung entrepreneur stage po natin mga mentors. Number one, survival, self-growth. Alam niyo po ba mga mentors, wala po tayong kalaban dito kundi yung sarili po natin. Hindi po, ang point po dito mga mentors, no, hindi ka naging successful or hindi mo dapat gusto yung maging top one kung nakikipag-competensya ka. Agree po ba? Ang survival growth po dito, yung sarili po natin, kailangan ma-survive mo. Ano bang mindset po meron ka ngayon? Asang stage ka na ba ngayon? Kailangan mo yan ma-overcome. Survival, self-growth. Alam niyo po, yan yung pinakamahirap, yung self-growth. Kasi ang dami pong proseso, di ba? Andiyan dyan yung pagtitimpi, andiyan dyan yung, alam niyo po yon, yung 100% na kailangan mabit mo yung dating ikaw. Kailangan ganun po yun. Every year po, kailangan ano ba yung nabago sa akin? So 2024 na po, ano?
ano ba yung past na ikaw at ano ba yung naidagdag sa'yo. So pangalawa po, security, keep your leaders. Dito po sa business po natin, kailangan marunong ka mag-keep. Okay? Kailangan marunong ka mag-keep. Ang una po dito, self-growth. Kasi pag once po mga mentors na tayo po hindi nag-grow, makikita mo yung mga leaders mo, hindi rin sila nag-grow. Yun po yung reality. Na pag once na tayo po, kumbaga nagiging reflection po natin yung mga leaders po natin. Nagiging reflection po natin sila. Kaya huwag kang magugulat, someday, ang liit pa rin ng grupo mo. Kasi bakit? Baka walang nagbago sa'yo. Okay? Huwag kang magugulat, someday, no, yung iba, nasa taas na, ikaw nasa baba pa rin. And then, magpo-post ka ngayon, never compare yourself to others. Di ba? Ang tagal mo na, di ba? So, mga mentors, ang point po natin dito, na, keep mo yung leader mo. Kasi bakit po? Hindi ka magiging successful po dito kung hindi ka marunong makipagkapwa-tao. Yun po yung isang natutunan natin sa negosyo. Pangatlo, sustain the profitability. Focus ka po dun sa mga tao na nagtatrabaho. And syempre po, hindi mo naman iseset aside lang yung mga taong hindi pa nagtatrabaho. Kasi bakit po? Darating yung time, marirealize din nila na kailangan na nilang hatawin. Huwag po natin silang isnabin. Okay? Focus ka muna dun sa mga tao na gusto na makipag-collaborate sa'yo dun sa vision na gusto niyong puntahan. Focus ka muna dun. And number four po, expand worldwide. Ang negosyo po natin ay worldwide. Hindi po ito nasa Pilipinas lang. At kahit nasa ibang bansa ka, pwede kang mag-expand sa iba-ibang bansa. Kailangan maunawaan po natin yan. And number five po natin, stability. Success. Ito po, culture. Yan, matatapos na po tayo. Ito po, binigyan natin ng meaning tong kultura. Kasi kailangan mga mentors, i-adapt natin. Mabago yung mindset po natin na ang negosyo po natin ay parang wala lang. Kailangan natin i-embrace yung kultura po natin. Number one, kailangan meron kang commitment. Pangalawa, unity. Pangatlo, leadership. Teamwork. Unconditional love. Responsibility. Entrepreneur. Kailangan mong ma-adapt po yung mentors na tayo po negosyante. Meron pa po ba dito yung parang tinutokso pa sa labas na, oy, negosyante ka na. Lalo-lalo na pag first time mong gawin yung negosyo, na may mga ganun eh. So kailangan mong i-embrace yun, mga mentors. Huwag kang mahiya. Kasi bakit po nasa negosyo ka at lagi mong iisipin yung reason kung bakit ka nag-start ng negosyo. Alam niyo po sa lahat ng ito, ang pinakamahirap po dito ha, unconditional love. Tanggapin man po natin o hindi. Kasi may mga tao na kailangan mo talagang unawain at kailangan mong mahalin. Kahit sa tingin mo, hindi ka mahal-mahal. Di ba? Ang sakit na. Pero mga mentors, no, andiyan ka hindi po para pagsilbihan nila. Andiyan ka para mag-serve po sa kanila. Okay? So next po natin, identify what is important. Ngayon, nabago na po yung mindset po natin. Alamin mo na yung mga blue chip. May mga chip po tayo na tinatawag, red chip, white chip. Ano ba yung mga bagay po na kailangan mong gawin? Urgent. Yung hindi mo na kailangan maipagpabukas. Pangalawa, ano ba yung mga bagay na kailangan mo nang i-delegate? Yung hindi lang ikaw yung gumagawa. Kailangan meron ng tumutulong sa'yo para mag-grow yung team nyo. And white chip po, ano ba yung mga bagay na kailangan mong i-ignore? Sabi nga po, yung business po natin, iba-iba ugali, iba-iba ang tao. Diba? Hindi po magiging adobo ang isang luto kung walang toyo. Agree po ba? Diba? So, hindi magiging masarap ang adobo kung walang toyo. So, normal mga mentors na dito sa negosyo po natin, may mga kailangan kang i-ignore. Especially po, yung mga bagay na hindi mo naman dapat pag-aksayaan ng past. Okay, so ikaw, nasa sa'yo yun. Ano? Ilista mo na lang kung ano po yung mga bagay na kailangan mong i-ignore. Di ba yung mga bagay na kailangan mong i-delegate, yung mga bagay na kailangan mong gawin. And serve, sabi po dito sa Hebrews chapter 13 verse 16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Lagi natin tatandaan mga mentors, no? Tayong mga leader. Leader ka na andi dito ka sa IM. Ikaw yung maglilingkod. Ikaw yung magsuserve.
tayo po yung tutulong doon sa mga leader po natin. Pero hindi po literally na lahat ng ginagawa nila, ikaw yung gagawa. Okay? Kasi negosyo niya po yun. So, to guide, to help, no? Guidance po tayo. Okay? Hindi po tayo trabahante nila. Okay? Lagi mong tatandaan yan. Eh. Even po kung tayo po ay mga bago, mentors, paalala lang, no? Lambing po na lang na sa mga bago po. Ito, lambing na lang ni Mentor Mike sa inyo. Huwag po nating tignan yung mga mentor natin, utusan. Okay lang po ba yan? Lambing na lang ni Mentor Mike to sa inyo, no? Huwag nating tignan yung mga mentor natin, kay Pomo nag-pay ka ng malaking package, eh utusan mo na siya. Hindi po ganun ang mga mentor po natin. Okay? Yung mentor po natin, may value po yan. Okay? Yung mentor po natin, sila po yung mag-guide sa'yo. Di ba? Yung mentor po yan, yan po yung mag-motivate sa'yo pag once na nahirapan ka. Okay? So, huwag mo naman siyang pagalitan pag hindi na-deliver yung product mo. Di ba? Hindi nakarating on time yung product mo. So, yung mentors, lambing ko na lang po yung sa inyo na kung okay lang po sa inyo. No? And mga mentors na next po natin. Ecclesiastes chapter 3 verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. May season po ang lahat ng bagay. Huwag kang papayag na dumating na yung season mo, hindi pa nangyari yung gusto mo. Dumating na yung pagkakataon, lumobo na yung grupo mo, hindi ka pa rin nagrabas ng resulta mo. Kasi isa po yan sa mga lesson po sa amin. Especially sa mga bago, no? Pag once na naramdaman mo, gusto ko na maglabas ng first car, ilabas mo na yan. Season mo yan. Maniwala ka. Yan. Success. Yan. Patapos na tayo mga mentor, no? Number one, see your goal. Napaka-importante po yan. Pangalawa, understand the obstacle. Marami kang pagdadaanan dito, mentors. Na yung dating ikaw, kailangan mabago, kailangan matransform. Ayan. Create a positive mental picture. Clear your mind and self-doubt. Tanggalin na po natin yung mga self-doubt. Kung mo hindi mo kayang gawin, baka sila lang yan, no? Hindi ako yan, mahihiyain ako. So tanggalin mo na yon. Kailangan mo na po palitan ng positive mindset yung dating ikaw. Kasi hindi na po yun makakatulong. At hindi na po yung bagay. Kasi nasa IM worldwide ka na. Di ba? Iba na dapat. Yung creature ka na. No? Ibang tao ka na dapat. Di ba? Embrace the challenge. Meron kang leader na medyo pasawal. Embrace mo. Kasi bakit? Kasama yan sa mga challenge. Di ba? Meron kang mentor na, alam mo yan, walang preno magsalita. Okay lang yan. Di ba? Okay lang yan. Leader pala. Di ba? So embrace mo, lahat ng sitwasyon mo, lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, mga mentors, embrace mo lang yan. Okay lang yan. Mahirapan ka ngayon, pero wala pong iba na, alam niyo yan, mag-i-enjoy pagdating ng araw sa mga success na napuntahan mo. Ikaw rin mismo at yung pamilya mo. Stay on the track, never give up. Ano man yung pagdaanan mo, kailangan ang mindset mo po, mentors, never give up. Dapat hindi ka mag-give up. Nahihirapan ka ngayon, wala kang pay-in ngayon, siguro meron lang proseso na pinagdadaanan ka. Baka meron kang bagay na kailangang alamin. So, hanapin mo lang yung opportunity na kailangan mo mag-do. Hindi ka marunong mag-present? Naalala ko na, ano yun pa si Mentor Maricel? Ayan, singit lang natin. Marunong mag-present, hindi marunong walang laptop. Ngayon, grabe po, kuwani dito na si Mentor Maricel. So, ano na po tayo? Moving on na po tayo. Show the world you can do it. Show the world you can do it. Marami man nagne-negative sa'yo mga mentors, no? Number one, kailangan mo ipag-pray. Pray, plan, move, and lead. Yun po yung napakasimple na ano po natin, principles, no? Always pray. Take action, planuhin mo kung ano man yung mga action mo in the future. Ano ba yung mga mindset na hindi naman makakatulong sa'yo? Tanggalin mo na. And move ka na. Siyempre, mabuhay kang masaya. Ayan, live. Di ba? So, mentors, no? Dito po tayo na magtatapos. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is new creation, the old has gone, the new has come.
Pag once na tayo po mga mentors, ano, even po hindi ka Kristiyano or Kristiyano ka man, nasa panibagong stage ka na po ng buhay mo. Panibagong kwento ng buhay mo na nasa IM Worldwide ka. Kailangan huwag mo nang balitaan yung dating ikaw. Huwag mo nang balikan yung dating ikaw kasi kailangan pong meron pong mabago po sa atin. Sabi po dito, the old has gone, the new has come. Dapat doon ka lalong mas excited kung ano ba yung future. And by the way po, ano ang mentor Michael is a high school graduate. Hindi po tayo nakapagtapos na kahit na anong kurso. Pero alam niyo po, naniniwala ako na lahat po tayo na 69, kanina 71 yata, lahat po na nandito magiging successful. Na declaration po natin yan. May hit natin yung first car, second car, yung mga gusto po natin sa buhay ng dahil po sa IM Worldwide. And ayan, okay lang ba mga mentors na tapusin natin sa kwento? Ayan. So, mga mentors, ano, pagdating po sa mindset, hindi po reality po, hindi po naman ganun kadali talagang mabago. Agree po ba mga mentors? Hindi po ganun talaga kabilis. May proseso po yan. Pero alam niyo po ba, sino po dito nakakaalam no, yung pong kwento ni Louis the Frog? Si Louis the Frog po, ano, isa po siyang palaka. Tama po ba? Si Louis the Frog po, isa po siyang palaka. Si Louis the Frog po, talon po siya ng talon. Nandun po, imagine mo ano, nasa loob po siya ng isang balon. Madilim, punong-puno po ng tubig, may mga, imagine mo ah, nasa balon siya, punong-puno ng tubig, may mga ugat-ugat po yan ng mga damo, napakadilim po doon. Si Louis the Frog, everyday po yung tumatalon. Everyday po yung tumatalon. Alam niyo po sabi sa kanya ng mga kasama niya, Louis, huwag ka nang mangarap. Dito na tayo nabuhay, dito na rin tayo mamamatay. Alam niyo po ba si Louis, talon pa rin ng talon? Talon siya ng talon. Kinabukasan ulit, another rejection. Louis, ano bang ginagawa mo? Tinatawanan po si Louis. Kasi si Louis nangangarap siya. Talon pa rin po siya ng talon ng talon. Everyday niya pong naririnig hanggang sa dumating yung time, yung family niya, nire-reject po siya, tinatawanan siya. Ano ba yung ginagawa mo, Louis? Lagi ka na lang tumatalon, araw-araw ka na lang tumatalon. Hindi na tayo makakalabas dito. Dito na tayo mamamatay. Alam niyo po, dumating yung time, si Louis, tumalon. Nakalabas po siya ngayon. Pagdating po sa labas, nakita niya po, napakaganda. Ang ganda ng bulaklak, ang ganda ng puno, ang ganda ng paligid. Anong moral lesson po sa kwento? Wala lang. Alam niyo po si Louie, isa pa lang bingi. isa pa lang bingi si Louie. Pero alam niyo po, sa katatalong po ni Louie, akala niya yung mga taong nasa paligid niya, minomotivate siya. Louie, kaya mo yan. Louie, sige pa. Gawin mo kung anong gusto mo. Makakamit mo yung pangarap mo. Yan ang pala yung thinking ni Louie. So bukod po sa bingi si Louie, no, dapat hindi tayo maging, ano no, tawag ba net, dapat hindi natin personalin yung mga taon sa paligid po natin. At maging dingi-dingihan po dapat tayo kahit naririnig naman natin. Pero ang point po natin dun mga mentors, kakaiba po kasi yung nasa isip ni Louie. Kasi ang isip ng mga nasa paligid ni Louie, hindi na sila makakarating doon sa taas. Yun na lang yung mundo po nila. Same din po sa atin, na yung nakagawian po nating pag-iisip, dapat dumating sa time, magbago po yung isip po natin para maging successful po tayo sa buhay natin. And yun lang po mga mentors. I hope na meron po kayong natutunan. And to God all the glory po. Thank you so much mga mentors. Salamat po Mentor Ikay, Mentor DC. To God be all the glory po. My name is Michael Vicente and I am Thank you so much mga Thank mentors. Thank you.